Yo, what's up mga kaibigan? Nagbabalik, Kuya Dudes! Kuya Dudes! Kuya Dudes! Yo, what's up? Ay, itong pang ring buy na to mga kaibigan, yung machine nito, naka-design lang sa A4 at sa short. Huwag nyo palampasin itong video na to kasi bibigay ko yung tip kung paano siya mag ring buy sa long band paper. Okay, let's get it started! Kung bago ka sa channel na to, after nyo po manood, kung nagustuhan nyo po, kung may naitulong sa inyo, please click po yung subscribe button and like and comment na lang po kayo kung meron kayong mga katanungan pa na kaya kong, basta kaya kong sagutin, sasagutin ko yan sa inyo, pangako yan. Okay, let's get started! Ito naman yung trabaho nito. Halimbawa, ang i-ring buy mo is short band paper. Adjust mo dito. Yeah. Tapos, ang trabaho niya, magiging banggaan siya para dun sakto sa short band paper. Tapos, adjust mo na naman. Adjust mo dito. Kung A4 band paper, higpitan mo lang. Tapos, kasi dito yung A4. Ito lang yung trabaho nun. Manig. Ano siya, banggaan ng papel. Tsaka sakto doon kung anong size yung gusto mo. May pumunta sa akin, Tomer. Alam nyo na, pakita ko sa inyo. Bag ko vlog. Ang dami! Tingnan nyo. Ang dami, di ba? Bawat isa na ka-folder. Alam nyo kung para saan to? Isa na namang idea from Kuya Dudes. Bigyan ko lang isang business tip. Pangdagdag income. Mura lang to. Itong nasa tabi ko. Ring binding machine. Ito manual. Papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. Mura lang to, photo lang ako binili. Ito, naka-design to para sa liter lang, tsaka sa A4. Pag long na, majigil na natin. Yung pinapa-ring bind kasi, long na yan. Nga pala, sa ganitong ring bind, merong yung ring niya, iba-iba ng size. Tandya ka na lang dun sa papel na i-ring bind mo. Katulad nito, bumili ako ng isang karton. Yan, kita nyo. Merong mga maliit yung size. Ito yung gagamitin natin dun. Maliit lang kasi yun. Ito dun ko na yung binili lahat to sa kanila, kaila Marvin. Nakaganito-ganito lang. Sa photo lock. Pero meron niya nabibili yung mga buo pa siya, hindi pa siya putol, mahaba, siguro mga isang dipa, ikaw na magputol. Yung malalaki yun, meron din ako dyan, mga pang makapalan na, yung makakapal na aklat na, pwede yun. Ngayon, umpisa na natin, ang mga kailangan pala, cover. Ito. Kung walang ganito, pwede kang gumamit ng white folder. Ang problema lang kasi sa white folder, marumihin pag walang... Ito yung ginagawang pang cover sa ibabaw. Tapos nilalagyan ko ng plastic. Ito yung sa likod. Ito yung sa harap. Tapos nilalagyan ko ng plastic. May makikita nyo. Then yung plastic niya makapal, nabibili, binili ko lang sa
City. Pakita ko. Jaran! Ay, napulit na! Ay, napulit! Ayan, ganito yung plastic niya. May nabibili to long tsaka short. Makapal siya, makapal. Oh. Ito yung nilalagay sa ibabaw. Long tsaka short. Medyo may kamahalan din to eh. Hindi ko alam kung magkano isa to. Ito yung tawag dito, itong folder na to. Parang ano yata eh. Muroko ba yun? Muroko, niloko. Ewan ko. Hindi ko alam. Kung anong, parang muroko nga yata ang tawag dito. Umpisa na natin. Bali, magikin na lang natin to. Para makaringbain tayo dun sa long. Pero ang ano niya talaga, ang magiging ring by niya, kung ito yung long, hindi siya kayang isaga dito. Bali, igigit na muna lang yung ngipin niya. Hanapan na lang natin dito. Testing-testing ka muna sa mga scratch para makuha mo yung saktong pagitan sa dulo ng long. Okay? Unang tik-tik, siyempre, puputulin natin to kasi folder pa to eh. Folder pa ito. Buo pa. Putulin natin, isukat natin sa long. Sa mga wala pang ganitong cutter, bumili na kayo kasi mas maganda to kaysa sa manual. Ang hirap ng ano yung may salamin, tapos may ruler, tapos kakating-kating kang ganun. May hirap yun. Nilagay ko lang dito, hindi pa kasi bukas yung shop ko. Sa labas to nakalagay eh. Para-paraan lang muna. Sarado pa eh, medyo maaga pa. Kunin ko yung kanilang isa. Tapos, sukat mo na lang. Putulin mo muna yung dugtong. Kikita yung buhay ko. walang pansabit sa cellphone eh. Putulan mo natin yung dugtong. Sukatin natin yung long. Cut nyo lang sa tatlong side. Okay na. Pwede natin gawing pang ring bind. So let's get started. Coming here. Dahil long siya. Dahil long, kailangan nating tanggalin to. Ang mga function pala nito, ito yung saring. Mamaya makikita niyan. Ito yung lagayan ng basura. Yung likod niya, ito yung ina-adjust. Ito yung ina-adjust. Kung napo kung mapansin nyo, may scotch tape yan. Ito, nilagyan ko ng scotch tape. Ito yung ina-adjust para yung itong butas na to, pag in-adjust mo, halimbawa, yung butas na to, gusto mong ibaba dito banda, gusto mong malaki-laki yung kain, a-adjust ka dito, ikutin mo to. And then, kung gusto mong masyadong malaki yung kain na to, gusto mong itaas dito banda, sa taas pa, pero sa akin kasi sakto na yung ganito o pataas. Kung gusto mong kunti lang yung kapit, adjust ka dito. Ito yung trabaho nito, ito yung adjuster ng kain, kung pababa ba o pataas. Yun lang naman yung mga function niya. Ayan.
Ito, magbabypass na tayo sa kanyang batas militar. Tanggalin natin to. Kasi naka-design lang to para sa A4. May bolt yan sa ilalim. Hawakan nyo lang. Yan. Yan, ito. Ito yung kanyang pagpapantay ng bandpaper. Kung A4 or short yung gagamitin. Then, oops, kumalog. Bugasan na natin yung bandpaper. Yung likod kasi, sakto na yun, na-adjust ko na. Huwag masyadong makapal, baka sumablay. Sakto lang. Amat-amatin nyo lang yung bandpaper. Ito, nilagyan ko na to ng ano, bali ito kanina. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan. Na yung layo dito, tata, ay, pala. Na yung layo dito, at saka yung layo dito, dapat pantay. Ayan. Then, ginuhitan ko na dito. May guhit dyan, kung mapansin nyo. Ito. Yun ay magiging tanda. Then, pantayin nyo lang. Pagpantay na, lagay mo lang. May banggaan sa lubya, mararamdaman nyo yan. Kung mabangga ako. Kumbaga, doon na siya, pantay nyo na yun. Yan, tap. Yan, tinapat ko lang sa tanda ko. Kailangan nyo kasing tandaan. Long kasi yan eh. Kung gagamitin pa natin itong ito, wala nung pwesto para dito. O, sagad na. Kaya tinanggal ko na. Then, itong kanyang pangkampus. Di para makita. Ito. Ito. Itong kanyang task yung camera. Shado pa lang natas. Yan. Itong kanyang kambiada. Pababa. Yung pakabila, yun yung paglalagay ng spring. Okay? Pagpantay na, check nyo dito. Kung sabi maramdaman nyo magbanggaan sa lobby. May banggaan yun. Then, pag okay na, ba nyo na. Yan. Kumulog. Pagbalik. Yan. Butas na siya. Ah, yan na. Kung mapansin nyo, yung pantayan ang ibig kong sabihin, yan, dapat yung pantay dito ng long sa gilid, tsaka dun sa kabila ay mag-proportion. Huwag niyong bibiglain yung papel, baka masira yung blade ng ano, yung saktong kapal lang, nasa tingin nyo ay kayang-kaya lang. Mukhang napakapal. Diyan! Napakadaling kwarta. Pira na naman. Yeah. Sa mga ganitong ano, sa ganitong sigurado, magtatanong yung iba dyan, magkano ba yung presyuhan? Presyuhan sa ganito. Kasi iba-iba tayo ng ano, iba-iba tayo ng source ng pinanggagalingan. Ang pinakamagandang computation nyo na lang dyan is alamin nyo kung magkano yung cost. Huwag nyo nang i-compute yung machine nyo. Alamin nyo lang kung magkano yung cost ng ito. Magkano ba to? Itong ito, magkano? Yung ring, magkano? Compute nyo kung magkano. And kung halimbawa, ang total nyo is ang tututal kayo ng mga 30, 30 pesos o tingin ko mga 30 pesos yung puhunan, mga ganyan. Pwede kayong pumalo ng 60, 70, yan. Yun ang pinaka, ano yan. Kapal kasi hindi ko binigla eh. Tandaan nyo ha, huwag nyo bibiglain. Yung iba kasi binibigla nila. Baka bumigay yung ngipin sa loob. Mas maganda na yung
dandahan lang para di dumugot. Ito na kasi yung last. Ganito lang, kaunti lang naman yung kapal, pero marami, 10 piraso. Ito na yung pinakamali. Pagsama-samahin nyo na sila yung plastic, yung Morocco, itong folder na to, Morocco. Basta parang Morocco tawag dito. Hindi alam ni Kuya Dudes. Okay. Baka may magtanong ko sa ako nabili to. Kuwapi to. Kuwapi yung brand. Sa Potolac. Potolac talaga ako bumibili. Wala akong, kasi tiga Palawan ako. Wala akong ibang source din sa ano. Audion Molda yung ano, yung karamihan pilihan. Sa Audion din yata itong ano, itong Potolac. Ang mura kasi sa kanila eh. Try nyo mag-inquire tapos mag-inquire kayo sa iba. I-balance nyo lang yung price kung saan yung mas mura. Kasi marami na rin ako na-inquire at iba't iba na rin. Talagang sila yung lowest price eh. Potolac. Okay, yan na. Then, pinapaibabawang ko to ng plastic. Lagi niyong lagyan na mas maganda kasi tingnan kung may plastic siya ganito. Pero kung medyo nagtitipid naman yung customer niyo, pwede niyong ibawas. Kasi medyo mahal ito eh, itong plastic na to. Medyo may kamahalan to. Halimbawa, sabihin niyo, medyo nagtitipid yung... ganito na lang. Lagyan niyo na lang ng price. Pwede kayong magsulat ng price kung magkano ba yung ganito lang. Ganito kasi yan eh. Ayan. Palaman. And harap and likod. Lagyan nyo ng price kung magkano yung ganito lang. At then, yung iba kasi medyo... Siyempre, hindi naman pare-pare yung mga customer natin. Yung iba mga ma-arts. Pero may kaya na, may pambayad naman. Lagyan nyo rin ng price kung magkano yung may ganito. At eto. Magkaiba sila ng price. Yung wala, at saka yung meron. Siyempre, mas mura yung wala. Iba-iba to ng size. Tatanungin kayo niyan. Hindi ko rin kabisado. Pinatakaan ko malang ito. Nung bumili ako yung size. May mga im yan sila. Pero mas okay kung may actual kayong tindahan na pwedeng mabilihan na medyo mura-mura. Kahit yung mga tag-isang dipa, mahaba kasi. Yan, mas okay yung ganun. Kasi makikita nyo yung, ako kasi true online lang ako. Mas makikita nyo siya actual. Kung gaano siya kalaki, mas makikita nyo siya. Then, lagyan nyo na dito sa taas yung spring. Tuloy natin. Yung nasa taas, itong portion na tutuklap. Ito. Oh, di ba? Naangat siya yung portion doon. Lagay mo lang. Tapos hilain niyo to pabalik. Kailangan itong ngipin niya pumasok doon sa ring. Ayun na. Ayun na. Pumasok na sa ring yung itong ngipin niya. Itong kambyada, itulak niyo papunta doon para bumuka yung ring. Yan. Kunti lang. Pansin niyo. Lahat ng ring. Ano? Pansin niyo bumubuka. Ayan. Ayan, bumuka na. Bumuka na yung ring. Then, pag bumuka na, bumuka na, bumuka na. Ayan, lagay nyo na to. Kung manipis lang naman, na kayang ilagay ng sabay-sabay, pwede. Kung makapal, syempre, huwag nyo bibigla eh. Laging bili ni Kuya Dodds, tandaan. Dahan-dahan lang. Baka dumugo yan. Yan. Katulad nito, kayang-kaya naman siya bigla yun. Tapos, since nakaganon siya, itong pangkambyada na ito, balik mo. Yan, para yung ring magsara. Tapos, angatin niya. Okay.
Yan, ito yung sinasabi ko kasi naka-design lang siya sa A4 yung ano natin. Yung long, hindi niya talaga kayang masagad. Pero okay na. Sagad. Pero okay na tingnan. Hindi naman siya ganun ka. At least, nakasimpay. Nakalimpay na kasi. Talagang, na, pag kailangan talaga. Pero ano nyo, tip ko lang, pwede sigurong gumawa kayo ng ganito, na, yung gumawa kayo ng short, gumawa kayo ng long, tapos stock nyo lang. Pag may nag-inquire sa inyo, ipakita nyo lang. Ma'am, yung aming, sabihin nyo kasi, ma'am, sir, yung aming kasing co-op, yung aming pang ring bind, is A4 lang. Kung gusto nyo po, pakita nyo yung ganito nyo, pwede naman po mag-ring bind sa long, pero hindi siya sasagad. Sabihin nyo, hindi siya kayang masagad. Talaga ng sagad. Pero pwede naman eh. Oh. Hindi lang siya ganun, hindi siya ganun kaanting. Hindi naman ganun kapangit tingnan. Okay na, di ba? Okay na siya. May glass sa ibaba. Okay? Ganun lang kasimple ang ring bind. Okay, ganun sa mali. Tapos na siguro. Tapos na siguro kasi alam niyo na, i-ring bind ko pa yung sham. Okay. Kaya dudes, nagpapaalam. Signing off. Peace.